Samantala, sa pagdaan ng panahon, marami na ang pinagdaanan ng ating bansa mula sa paglaban sa mga mananakop at pagtugon sa ibang krisis. Pero patuloy pa rin tayong bumabangon. Sa Linggo, ipagdiriwang po ang 124 na anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan o Independence Day ng Pilipinas. May tema itong pagsuong sa hamon ng panibagong bukas. Paano nga ba natin ipagdiriwang ang Independence Day sa makabagong panahon? Igan, pinag-uusapan natin. Huwag natin kalimutan siyempre gunitain yung mga kabayanihan, yung mga ating ninuno, mga iba't ibang nagbuwis ng buhay. Na hanggang ngayon, patuloy po yung kanilang mga pangarap, hindi pa natutupad yung ilan. At namnamin natin ang tinatamasa nating kalayaan at nawa'y magamit natin ito ng tama sa kasalukuyang panahon. At kaugnay niyan, alamin natin ang mensahe ng ating Kapuso netizens para sa bayan. Maris? Igan Ate Su, para sa kalayaan tinatamasa natin ngayon, pinasasalamatan ni Josefina Cuelo, ama bayaning nagbuwis ng buhay. Salamat daw sa tapang at malasakit sa bayan. Ipinagmamalaki naman ni Aya Menor na isa siyang Pilipino. Hangad niya'y umunlad at makilala pa ang ating bansa sa buong mundo at patuloy natin ipaglaban ang ating kalayaan. Si Antonio May pa naman na isang guro, ipinangakong buong husay na huhubugin ang kabataang Pilipino na siyang magiging kinabukasan ng bayan. Hiling naman ni Janeline Aquino, maging malaya na raw sana ang ating bansa sa kahirapan. At sana raw sa pagunita ng Araw ng Kalayaan ay magkaroon ng tunay na pagbabago. Para kay Mary Jean Cocal, sana raw ay huwag nating kalimutan ang ipinaglaban ng ating mga bayani. Magkaisa at magbayanihan sa gitna ng mga pagsubok ang panawagan naman ni Flora Linfea. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.